Kumusta, tropang kalapatid? Ako si Mac ng Maclone Brothers. For today's video, mga tropang kalapatid, i-update ko kayo kung ano yung nangyari sa third lap ng MMFC. Sorsogan ang nangyari, mga tropang kalapatid. Nakauwi kaya yung mga ibon natin. Tapos pag-usapan ulit natin yung lambatan, mga tropa. Paano nga ba natin ito maiiwasan? Maiiwasan ba talaga natin? Kaya kung gusto nyong malaman yan, please keep on watching. Welcome back, mga tropa, dito sa Maclone Brothers TV. Yan ang bad news, mga tropang kalapatids. Yung live natin sa One Love Race nila Graspy Line Father and Son TV, hindi pa nakaka-uwi as of now. Tuesday ngayon, mga tropa, hindi pa rin nakaka-uwi yung empty birds natin, yung live birds natin. 2 out of 3 tayo nung Legaspi, mga tropa. Yung Grisel natin, hindi naka-recover, yung kay paring Leo. Hindi na, iniload muna sa third lap ng Sorsogon. So, yung isang live lang natin yung isinampa sa Sorsogon lap. Kasi live nga, mga tropa. Yung isa, pinahinga muna para ma-ready sa fourth lap. Baka mamaya, makabuelo pa at makabawi. Kasi hindi raw masyado naka-recover. Tuesday na nakauwi yung Grisel kasi na yun. Siguro, masyadong napagod. Hindi na kayang ng recovery ng 3 days kasi Friday, loading na naman. So, ang nakaload nga lang yung live natin at hindi pa siya nakauwi ng Sorsogon. Nagsorsogan na, mga tropang kalapatid. Kaya, bad trip. Eh, wala naman tayong magagawa. Talagang bad news yun. Pero, ganun talaga karera. Minsan talo. Madalas pala talo. Minsan nananalo. Siyempre, sa susunod na tayo, babawi mga tropang kalapatid. Pagka season 2. Ayan, nandito naman na yung mga ring natin na... So, magbibreed na lang ulit tayo ng ibon para sa susunod na karera, mga tropa. So ready na yan, nakabreed na, ito itlog na. So ang susunod na mangyayari dyan, pag nasuksukan na natin, after na makakatuka na, madadala na ulit natin yun sa One Love Race nila Graspy Line Father and Son TV. Sana ngayon season 2 makamit ulit natin ng kampiyonato, mga tropa kalapatids, kahit pumapesto lang. Sayang, mga tropa, pang 13th overall na tayo as of 2 laps kasi 17 na lang yung live ngayon. Ang nakauwi, mga tropang kalapatids, ano lang, 8 na live na ibon. Pero 18 yung clockers, yung 10 doon, butas nung Legaspi o ng Naga. So ang live na lang, 8. Sarap ng karera sana nung mga tropa kung nakauwi yung entry birds natin. Konti na lang yung kalaban. So ganun talaga buhay. Good luck sa mga may live pa. Tapos yung mga off color natin, may chance pa, may 2 laps pa, may re-entry pa, may isa pa tayong entry doon yung Grisel dahil hindi na-load ng Sorsogon. Hahanapan natin ng panibagong e-entry yan para may pag-asa pa tayo, baka mamaya may manalo pa tayo doon. Kasi sa MMFC, may yung last 2 laps sa kayong last lap, may premium pa pagka nakapwesto sa 1 to 20 ata o 1 to 10 na placer, mga tropa. Sana nakapahinga na maayos yung Grisel natin doon at dadasal pa natin na sana makauwi pa yung entry birds natin, yung light check na live. Kahit makauwi na, kung hindi makaka-recover, iuwi na natin dito, gawin na lang nating breeder. John Arden, Dennis Palma, crosses nun, mga tropang kalapatis. Kaya sa taas ng standard natin, yon hindi nakauwi. Dahil smash din, mga tropang kalapatis, o nashoot sa lamban. Hindi, mga tropa. Dahil yun na lang ang mga dahilan, no, pagka yung nawalan tayo sa south. Nashoot sa lambat, magpo-pause ka ng ganun. Nalambat siguro yung kalapati ko, maya-maya umuwi, no? Tumukod lang pala. Di mga tropa, masaklad kasi umuulan din nung time na abangan. Parang may mga mabibilis na ibon, hindi naman totally na nag-smash. Pero yung mga mababagal siguro, nasama yung ating mababagal, inabutan na ng ulan, pero may mga 1,000 plus 1 mga speedan eh. Yung mga first bird, pero yung mga sumunod na, inabutan na ng ulan. Kahit nung nanonood ako ng live ng pauwian, umuulan na sa mismong loob, yun na, talagang parang doon pa lang, mawawalan ka na ng pag-asa. Pero may mga nakalusot, 2 yata nung umuulan. Yun, swerte na lang, mga tropang kalapatid sa atin, hindi sinwerte. Siguro, nadali, nahuli na, napasapak pa. Sana wag lang na-aksidente at may chance pang makauwi, mga tropang kalapatid. So,
pag-usapan na natin yung... Ay, may good news pa rin pala ako, mga tropa. May pag-good vibes. Yan, may papanood ako sa inyong video. Bulan Sorsogon na release. Yan ang maganda sa mga taong nandoon, sa mga nakatira doon, sa mga nakasaksi ng release. Binibidyohan lang, sinasama nila sa good vibes natin at sa pagkakarera natin na hindi nila binabato tulad nung dating pinanood ko sa inyo last week na video natin. Binabato yan, binibidyohan lang nila, masaya silang nakikita yung release ng Ibon. Sana all ganyan, kaya salut sa mga taga Bulan Sorsogon na talagang ina-appreciate yung karera ng Kalapati. Kahit hindi sila nagkakarera, makakita nila sa lugar nila may release, binibidyo lang nila, ine-enjoy nila, pinopost nila sa Facebook. Credit sa owner, di ko na alam kung sino yung owner kasi kumalat na rin yan. Maraming natuwa at good vibes sa mga tropa para sa ating nagkakalapate, yung mga natutuwa rin sa mga release ng Ibon natin sa sobrang dami. Hindi naman nila binabato, hindi hinuhuli, ganyan. Salut sa mga taga Bulan Sorsogon, kung may nanonood man sa inyo sa mga taga Sorsogon. Salut tap sa inyo mga tropa. Comment down below kung taga Sorsogon kayo o lalo na specific Bulan kasi doon yung release nung pinakita ko sa inyong video yan. Salut sa inyo mga tropa. So ngayon, ano ba ang kailangan natin para maiwasan yung panlalambat? Kasi mga tropa, magastos din. Nabasa ko yung magastos din at napag-alaman ko. Talagang hindi rin kakayanin kung isang club lang. Halimbawa, si PHA lang. Halimbawa lang mga tropa, siya lang yung mag-aasikaso, magsusugpo. Eh malaki rin pala pinopondo para sa pagbabakla. Siyempre, kukuha ka naman ng tao, yung lugar kung saan pupuntahan pa, kung saan yung lugar. Tsaka matatanggal yung mga lambat, yung magkakalas, babayaran mo. Tapos kung may malayong lugar din, pupuntahan nyo. Eh karaniwan, bundok, bukid. Talagang magastos pala mga tropa. Kaya kailangan pala talaga ng malaking pondo. So dapat dyan magtulong-tulungan tayong mga members, kahit tayo, magbigay tayo, kahit mandatory, kahit magkakano. Kung tagpipiso tayo, daming club members, tapos yung mga club natin, bahala na magbigay. Kung ang mamumuno dito, yung pamunuan ng PHA, magbigay tayo sa kanila, o ponduhan talaga, kasi talagang magastos eh, kung isang club lang ang popondo dyan, maubusan din sila ng pondo, at kung sila-sila rin, tapos lahat makikinabang, tatama rin sila. Pero kung tayo, lahat magtutulungan, magpopondo tayo, lahat tayo makikinabang sa ganda ng magiging karera. Alam natin na talagang lumaro na maganda yung Kalapati natin, lumaban. Kung na aksidente man, aksidente yun, hindi natin, hindi na papasok sa isip natin, baka nashoot sa lambat, ang galing pa naman ng Kalapati ko. So mawawala na yung haka-haka na yun. Kasi kung sa ano lang mga tropa, yung iiwas ka sa pasout na karera, sabihin iwasan yung nalalambat, kahit iwasan yung mga tropa, babalik, pupunta naman doon sa mga lugar na yun. Kasi yun lang, halos yung lugar na yun, Laguna, Quezon, tas mga Bicol. Isang diretsuhan yung south, hindi katulad nung norte natin, may kaliwat kanan, yung puro Tarlac, Pangasinan, ayan, dire-diretso yung kaliwa yan. Tapos yung kanan, yung Panueva Ecija, dire-diretso yan, mga tropa, Nueva Vizcaya. Tapos yung papunta na sa paderby natin, pwedeng gawin yun. Ganun yung ginawa no dati mga tropa, umiwas sa kaliwa, umiwas sa Tarlac, dahil doon mabalitaan maraming lambat. Biglang kabig na lang, puro kanan ng karera, de umayos, nawala yung manan doon dahil hindi na dumadaan doon. Ngayon pwede na ulit kasi wala na nalalambat at alam na rin nila bawal mga tropa. So dapat magtulungan tayo, pag hindi pa nasukpo yan, ipatulpo na kaya natin mga tropa ng Kalapati, baka kaya ni Sir Tulpo yan, no? Patulpo na natin yung nalalambat. De mga tropa, bago yan, unahin muna tayo ang magtulungan. Kung may magsisimula, simulan na natin kung sino yung magiging leader ng mandatory na bigay tayo, kataklap, magkakano lang, piso, limang piso, kahit magkano, basta magbigay tayo. May ipon na malaki at masusugpo yan, panigurado mga tropang Kalapati. Pag nasugpo yan na isa-isa, tapos mahuhuli man ang lalambat, madadala na yung mga yan, tapos siyempre kakausapin na yun ng mga pulis at mawawalan na sila ng gana man lambat. Kung may nag-i-sponsor man yan, kaya nating tapatan yan ng
pondo natin kung magtutulungan ng bawat lang. Lahat makikinabang mga tropa, kaya sana mangyari ito, sana masimulan tayo. Nagbibigay lang ng opinion bilang ano, pigeon vlogger mga tropa, dahil tayo rin yung nahihirapan, na nararamdaman namin yung hirap. Kami kasi yung nagbibideo, nagbablog, yung iba na hindi makapagreklamo, nagpo-post na sa Facebook. Ngayon, ito, ito yung video mga tropa, share nyo na kung tama yung mga sinasabi natin, kung sang-ayon kayo para masugpo na talaga yung lambata na yan, para hindi na tayo humantong kay Sir Tulpo. Kung hindi, mas pahirapan yan, bahala kayo man ang lalambat dyan. Alam ko, hindi naman kayo pigeon fancier, talagang ayan lang yung siguro yung kinabubuhay nyo. Tigilan nyo na, hanapan nyo na lang na ibang ikabubuhay. Tulungan nyo na lang kami, yung mga lalambat dyan, kayo manghuli ng lambat, di kayo pa mapupondohan, di ba mga tropa? So, ganun lang gawin nyo. So, yun lang yung update ko mga tropa kalapatids. Kung kayo may question na naman sa lambata na yan, comment down below kung ano yung pwede nyong ipayo at idagdag sa mga nasabi natin para masugpo na yan at mawala na talaga yung paglalambat na yan at makapag-breed tayo ng talagang nananalo sa karera at hindi nasusot sa lambat. Kung may pang-breed lang tayo na pwedeng lagyan ng tare para mawala sa lambat, diba mga tropa? Pero yan, marami nang nagpo-post na nawawalan ng gana sa South Race, kaya sana masugpo na yan mga tropa kalapati. So yun lang yung video ngayon, sana nag-enjoy kayo at sana may napulot na naman kayong kaalaman sa Maclon Brothers TV. At kung may dadagdag pa kayo, syempre comment down below. Share nyo na rin itong video sa Facebook para mas maraming makaalam. So yun lang yung update ko mga tropa kalapatids. Kung ikaw, bago ka sa channel namin, welcome sa Maclon Brothers TV. Kung ikaw nanonood ka at hindi ka pa nakasubscribe, subscribe ka na, click mo na rin yung notification bell para updated ka sa latest uploads sa amin. Yun lang mga tropa, maraming salamat.